Sa schedule lang NBA kanina, natalo yung Utah kontra sa Bulls. Natalo naman ang Golden State kontra sa Orlando Magic. Pero yung importanteng game kasi doon yung Suns. Doon ko na lang gagawa ng episode. Talo din ang San Antonio, panalo naman ang Dallas kontra New Orleans, panalo ang Lakers kontra Sacramento. So dati, gumawa ko ng episode na kapag nakalimang sunod na panalo ang Lakers, mag-iiba. Nakakalimutan ko lang yung title nun, pero hindi ko makakalimutan yung comment doon na isa, na tatlo nga, hirap na, lima pa kaya. Eh, nakalima na ngayon sunod. So disclaimer, Pelicans ako ngayon. Kaya ngayon, ang lumabas, nagkagulo ang standing sa West. Biglang nabuhay ang Lakers. Ang nangyayari kasi, naghihilahan pababa yung mga team sa West. Ang hottest team kasi talaga ngayon ay Lakers at Memphis dahil sa kanilang 5-game winning streak. Pero nagbabalik yung technically, Dallas at Denver yung hottest team. Saka ito yung mapapansin nyo sa West. Yung meron ng 20 wins, ay hirap makausad na nagkakaroon sila ng at least dalawa or limang sunod-sunod na talo. Kaya ang labas, yung Lakers, kailangan na lang ng 1 to 2 games para talaga makaabot sa at least top 6 hanggang top 10 or posible pang mas mataas. Kapag kasi nanalo pa sila ng dalawa at yung nasa taas nila ay hindi nakakuha ng at least dalawa or tatlong panalo, aakyat ang Lakers sa at least top 8 hanggang 10, posible pang umabot sa top 6. Kaya nakadepende ngayon sa kakalabasan ng ibang games mula number 5 hanggang number 12 dito sa West. Yung OKC kaya pa, ito nga lang yan. Kaya ako din binanggit kanina yung Dallas at Denver na hottest team talaga sa NBA ngayon dito sa West ay dahil nga 8-2 sila sa last 10 games. Sila din yung sunod na kalaban ng Lakers. January 10, Nuggets. January 13, Dallas. So parang Magnolia lang din yan, timplado na yung lineup ng Lakers. Parang ang labas niyan, mas kailangan ni LeBron si Bryant dito kay Anthony Davis. Monster game kasi kay Thomas Bryant versus Kings. Meron 29 points at 14 rebounds. Si LeBron nangangalabaw na naman. Kaya pala sabi ni Darvin Ham dati, sasakyan niya si LeBron. Meron 37 points, 8 rebounds at 7 assists. Si Westbrook nakapagtala naman ng 23 points at 15 assists versus Kings. Ito pa yan. Si Westbrook din ay kasama sa posibleng maging candidate sa Sixthman of the Year. Ang isa talagang frontrunner dapat doon si Jordan Poole na meron 20 points per game. Kaso nakapag-start na kasi si Poole ng 20 games. Yung isa pa si Benedict Maturi na posibleng pangalawang rookie na nanalo ng Sixthman of the Year after Ben Gordon. Meron siyang 17 points per game. Si Westbrook naman merong 14 points, 6 rebounds at 7 assists per game na meron din siyang tatlong triple-double bilang Sixthman. Meron agad siyang bentahe base yan sa mga article at analyst. Base sa nasusulat, dalawang players pa lang ang nanalo ng Sixthman of the Year at MVP award, si Bill Walton at si James Harden. Pero magkaiba sila ng senaryo. Si James Harden nanalo muna ng Sixthman of the Year bago naging MVP. Si Bill Walton naman nanalo ng MVP bago naging Sixthman of the Year. Ngayon ang magiging senaryo kung sakali ni Westbrook yung kay Bill Walton, siya ang magiging pangalawa. Si Thomas Bryant naman, nagawang ko na ng episode dyan. Base nga nung nawala si AD, si Thomas Bryant ang pumalit sa kanya at tumaas ang winning share ng Lakers. Parang sa Wizards dati, bago siya magkaroon ng injury. At dito, bumabalik ulit yung dating game niya nung nasa Wizards pa siya, na talaga napapakinabangan siya sa gitna.